Hello Green Fingers, I'm Roby. Today's featured plant ay ang peace lily plant or spotty phyllum. Sa video na ito, babahagi ko sa inyo ang ilang impormasyon tungkol sa peace lily plant at kung paano ito ialagaan at ipropagate. So please stay tuned! Welcome back po sa aking channel. Ang peace lily plant ay isa sa mga popular house plants. Isa din itong madaling alagaan, kaya perfect para sa mga beginners. Ito ay nabibilang sa family ng Araceae, katulad ng Asturiums. Ito ay native sa tropical regions ng North and South America or Latin America at sa Southeast Asia, which kabilang po ang Pilipinas. Ang salitang spotty phyllum ay nagmula sa Latin name na ang ibig sabihin ay space leaf o yung kulay puting dahon na kung saan natatagpuan ang mga bulaklak nito. Meron tong spadix o yung spike na maliliit na bulaklak. So ito talaga yung mga bulaklak niya. Tapos nagiging green na yung bulaklak ng peace lily kapag malapit na siyang malanta. Fun fact number 1, kaya tinawag itong peace lily ay dahil sa kanyang puting bulaklak na animo'y nagsisilbing puting bandila ng kapayapaan. May peace be with you, Green Fingers. Sa kabila ng kanyang ganda, lahat ng parts ng peace lily plant ay may calcium oxalate na maaaring makalason sa mga bata at mga pets. Maaari itong maging sanhi ng stomach and respiratory irritation kapag nakain ng tao at mga alagang hayop. Fun fact number 2, alam nyo ba na sa pag-aaral ng NASA, natuklasan nila na ang peace lily plant ay isa sa mga halaman na tumutulong na ma-improve ang air quality ng ating tahanan at kapaligiran? Tinatanggal kasi nito ang mga harmful chemicals gaya ng formaldehyde, benzene at carbon monoxide na natatagpuan sa mga pintura at furnitures ng ating tahanan. Ngayon naman, dumako tayo sa pag-aalaga ng peace lily. Gusto nito ang moist soil. Kapag madalas natutuyuan ang lupa, madaling nalalanta ang mga dahon nito. Isa sa mga palatandaan nito ay ang brown tip sa mga dahon nito. Gusto din nito ang high humidity dahil isa nga itong tropical plant. Ito din ay shade-loving plant na kung saan nakaka-receive ito ng dappled light, usually sa ilalim ng mga puno at hindi sila direktang nasisikatan ng araw o yung tinatawag natin ng bright indirect light. Sensitive din ito sa tubig na may fluoride kaya hanggat maaari ay diligan ito gamit ang rainwater. Nakakatulong din na ilagay ito sa ulan kapag ang halaman ay lagi nasa loob ng bahay para ma-rejuvenate at luminis ang mga dahon nito. Ang tubig ulan din ay nagsisilbing natural fertilizer. Maaaring din lagyan ng mulch or tuyong dahon ang container para ma-retain ang moisture ng lupa at ma-proteksyonan ang ugat ng mga halaman sa sobrang init ng panahon. Gumagamit din ako ng banana peel or banana peel tea bilang natural fertilizer. Pwede din ang hugas bigas na hinaluan ng rainwater bilang pandilig. Nakakatulong din ang mga ito para mamulaklak ang ating peace lily plants at manatiling malusog. Karaniwan dinadapuan ng mealybugs o kaya namang scales ang napeste ang mga stem at dahon nito. Maaaring gumamit ng dishwashing solution na may halong tubig at spray sa infected na mga parts ng halaman.
Kapag marami na ang peste, maaari niyang tanggalin ang mga infected leaves at itapon sa tamang basurahan. Kung nagkaroon naman ng fungal infection ang halaman, maaaring tanggalin ang mga dahon nito upang hindi na mahawa pa ang ibang mga dahon at pananim. Maaaring gumamit ang fungicide pero may kamahalan ito. Iba pang mga peste ay tulad ng snails and caterpillars. Madali na ipropagate ang peace lily plant. So ito po yung kanyang mother plant. Kukuha lang tayo ng dalawa na meron ng ugat tulad nito. Gamit ang trowel, dahan-dahan lang natin kunin ang mga halaman. Make sure na may kasamang mga ugot ito para hindi mamatay ang halaman. Nasa isang temporary pot na may regular garden soil, ilagay na natin yung isang stem ng peace lily at tabunan ng lupa ang mga ugat nito. So yung garden soil natin, meron na siyang cow manure at worm castings. Then i-firm nyo lang yung lupa hanggang mag-stable na yung halaman. Tapos diligan na natin. So after a few weeks, malalanta yung plant dahil sa stress dulot ng propagation. Kaya importanteng nasa shade lang ito at hindi ma-overwater. Then, pwede din naman mabuhay ang peace lily sa tubig basta laging malinis ang lalagyan nito at saka yung tubig. Kapag naging successful ang propagation at nabuhay ang halaman, maaari na natin ilipat ito sa mas magandang container. Gagamit lang tayo ng 8-inch pot or kung anong gusto nyong container. Nilagyan ko lang siya ng worm castings instead ng mga bato. Ang potting mix na gagamitin natin ay pinaghalong 50% topsoil, 20% cow manure, worm castings at compost. Paghahaluin lang natin itong mga. Yung worm cast po ay nakukuha ko lang sa aking backyard. Magandang natural fertilizer po ito para sa ating mga halaman. Sa tamang-tama ng peace lily natin dito sa container, ngayon naman ilalagay na natin yung potting mix. Pwede rin maglagay kayo ng mga tuyong dahon for additional nutrients sa halaman. Then check na natin yung root system niya. As you can see, healthy naman yung mga ugat niya. Ngayon naman ilipat na natin siya sa kanyang bagong container. Hanggat maaari, lagay nyo siya sa pinakagitna. And then, lalagyan natin siya ng banana peel bago natin lagyan ng potting mix. By the way, ang peace lily ay common din as funeral plant. Yan. Patuloy lang natin lagyan ng potting mix hanggat umabot na sa pinakaguhit ng container. Huwag nyo masyadong punuin yung paso para magkaroon pa siya ng enough space kapag maglalagay na kayo ng panibagong compost in the future. Ayan. Then pwede na natin itong diligan na mabuti. Pwede din naman punasan ang mga dahon nito at ilagay sa shaded area ng garden or sa loob ng bahay na well ventilated at maliwanag. Lumako naman tayo sa pag-maintain ng peace lily. So after a few months na maguna na yung mga dahon niya, ngayon naman tatanggalin na natin yung tuyong bulaklak at mga dahon.
tatanggalin na rin natin yung mga di kaaya-ayang leaves or yung infected na leaves. So ito yung nakolekta na natin mga dahon. Tapon na natin to sa tamang basurahan at huwag na ilagay sa compost. As you can see, meron na siyang baby plant. Ay bumaba na yung lupa niya. Kaya pwede na tayong maglagay ng additional compost. Yan, ilagay ko muna siya ng banana peel bago ulit tabunan ng potting mix or yung compost. Lagyan lang natin ng potting mix hanggang matabunan na natin yung mga exposed na roots. Then pwede na natin daligan ng mabuti. At pwede na natin punasan yung mga dahon. Na guys, ang makeover ng ating peace lily. Ang cute ng baby plant niya. Tunay nga naman na kapag binigyan ng atensyon at pagmamahal ang halaman, bibigyan niya rin tayo ng mga bulaklak at kaligayahan. There you have it guys, ang ating featured plant for today, ang peace lily plant. Sana may natutunan kayo sa video na ito at nagustuhan nyo. Don't forget to like, share, and subscribe po sa aking channel. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat po kayo, stay safe, and stay healthy.